Sa dagat, hindi lahat ng kilalang top predator ay may mabangis na reputasyon. May ilang nagaharing nila lang na sadyang maamo. Kaya naman, hindi takot kundi aliw ang hatid nila sa tao. Sa pagitan ng probinsya ng Negros at Cebu, matatagpuan ang Tanyon Strait, ang pinakamalaking marine protected area sa Pilipinas. Sa 27 uri ng balyena at dolphin na matatagpuan sa bansa, 14 ang pwedeng makita rito. Wow! It's a pod! Ang tawag sa grupo ng mga dolphins ay pod, no? Hindi school, kasi they're not really fishes but they're mammals. Spinner dolphin ang pinakamarami at pinakamadaling makita sa Tanyon Strait. Tinatawag silang acrobats ng karagatan dahil sa kakayahan nilang tumalon palabas ng tubig habang umiikot ang katawan. Galing tayo dun sa malayo, pero dito pala, malapit sa Dalampasigan, umaabot din pala yung mga dolphins dito. Bukod sa mga spinner dolphins, lumapit at sumabay din sa bangka namin ang maiilap na Indo-Pacific bottlenose dolphins. Wow! Nakatingin sa atin, wow. No? Wow! Clear! Uy! First time na magandang interaction namin with the dolphins, kasi tumitingin sila sa amin while underwater, although hindi defined yung neck nila, no? But their ability to twist their neck area is a very mammal type of behavior. Yun yung curiosity nila. Pero ang lubos ng pagkilala sa kanila, hindi lang nagaganap mula sa ibabaw. Curious at parang gustong makipaglaro ang grupong ito dahil sa tagal nila sa ilalim ng bangka namin. Yung mga nandito, parang sila yung sanay sa mga turista dahil makikita mo nagpapakitang gilas and then they're trying to recognize sino itong mga bisita nila. Kaya pala sumikat itong lugar na ito dahil yung interactions nila, no? Hindi sila takot sa tao. And dito, palagay namin, nakuha namin yung mga spectacular shots namin underwater without even diving or snorkeling. Tatlo sa mga Indo-Pacific bottlenose dolphins na nakuha namin na identify na raw noong pang 2014.